Pero ternutayo, ha? Ay, oo nga. Pink. Bagay na bagay, ha? Pinkish. Pink my pinkish. Love. Pink my love. Pink my love. Talaga, anything that is pinkish is lovely. Lovely. Blooming. Masa experience, ha? Pinkish. Hirala kasi ako mag-pinkish. Oo. Ikaw, Kom, ano ba ang pinkish? Is it a sign of beauty? Yeah, yeah. Blooming. Pag nag-bloom ako, susuot ako ng pusa pink. Pusa pink. Ganda, I'm in the pink of health. Pink of health, pink of love, pink of wealth. I'd rather be called the Pink Panther. Oh, Pink Panther. Ganun. Ganun. Hindi mo siya yan. Nagkukupuan talaga ako sa mga lalaki. Oh, come on. Sabi ko lalaki. Hindi lang lalaki. O, hindi to yun. Dati, ang pink talaga para sa mga lalaki. Lalaki. Tsaka hindi lahat kasi ng lalaki gusto nga magsuot ng pink dahil na-associate sa mga kababaihan. Kapag nakakita ko na naka-pink na lalaki. Hindi mo na naka-baby pink na ganito, mababait ito sa babae. Hindi, sabi ko lang, naka-pink lahi. Karine, puno ng pink sa kapwa. Siyempre, Pink Brigade. Hindi, puro kaya nga pink nga eh. Si Pink is the color of universal love. Real men wear pink. Pink is a quiet color. Lovers of beauty favor pink. A pink carnation means I will never forget you. Kaya pagka binibigyan kayo ng carnation, siguro tayo nyo lang kondensada ang dating. I'll never forget you. Gusto ko yung lips eh. Pink carnation. Pink provides feelings of caring, tenderness, self-worth, and love. Acceptance. Sarap ng pink ko. Lagi na lang. Justified. Patay na pala si ano, no? Yes. Steve Jobs. Affected ako. Ano? Affected. Kasi una nag-resign. Di ba? Parang lahat affected. Ito yung sinabi kung bakit. Walang reason. In a reason na kung basta, ay, just resign. Tapos may cancer pa. Tapos pinalitan bigla, no? Pancreas. Yung pala, health na problema. Me and Mr. At the age of 56. 56, very young. Bata pa. He retooled my world thrice. Meron bang thrice na salita? Can you look it up in the dictionary? Thrice? Once, twice, three times. A lady. Three times a lady. Twice. Three times a lady. Tama. Biyernes nga pala ngayon. Wala ba? Wala ba? Meron bang thrice? Thrice. Wala yata. Twice. Ang alam ko, wala. Thrice. Wala ba? George? Wala. Meron? Ha? Thrice. Three times. Often used in combination. Anong dictionary kaya? Thrice married. Or what? Merriam-Webster. Merriam. Kasi yung mga dictionary, minsan accepted sa isa, sa isa. Hindi. Alam ko sa inkarta, hindi. Wala akong inkarta rin. Ano ba ang balita natin sa Manila Bulletin? At dahil nga, Karen, talagang malaking kawalan itong si Jobs, sa Manila Bulletin po, world losses, Jobs. Steve Jobs, Apple's visionary. San Francisco sa Reuters, Steve Jobs who transformed the world's personal computing, music, and mobile phones, died on Wednesday at the age of 56. After a year's long battle with pancreatic cancer, the co-founder of Apple Incorporated, one of the world's great
entrepreneurs, was surrounded by his wife and immediate family when he died in Palo Alto, California. Palo ba yun? Other details were not immediately available. Christ. His death was announced by Apple and sparked an immediate outpouring of sadness and sympathy from world leaders, competitors, and other businessmen, including Microsoft co-founder Bill Gates and Facebook CEO Mark Zuckerberg. Tamo nga naman, Karen, eh. Buhay ng tao, no? Isipin mo siya, pinamigay siya ng mga magulang niya, pina-adapt siya. Pinamigay siya? Pina-adapt. Pagkatapos nun, no? Orphan siya. Tapos nagsumikap siya, Pero yung ibang mga hindi pinamigay, ano? yun ang term na ginamit, pinamigay. Meron nag-adapt sa kanya, yun ang nagpalaki, tapos, kung pa siya ka rin eh, get out. Sinipa pa sa eskwela. Parang si Mark Zuckerberg, yung sa Facebook din, ano? Hindi rin siya nakatapos daw ng pag-aaral, pero kita mo naman yung talent niya. Si Einstein, sino ba mag-aakala, clerk ito. Sa patent. Medyo mo makikita nga yung brilliant. He may not have a formal education, no? But nakikita mo yung brilliant mind niya, no? Ano na yan? 6 months lang yan sa college. He finished high school. 6 months lang sa college and he quit. Then started, ano, yung developing the Atari games. Atari. Diyan siya nag-umpisa Atari. Atari lang na. Yung Mario was yung ano. Siya ba yan? Super Mario. Yung Nintendo. Siya yun? Nintendo, yeah, siya. Kaya yung 1980s na uso yung mga Mario's. Yes, 76. Ito kayo nandiyan naman sa Murato, ha? Okay naman. Sarap kumain doon. Then in 1996 yun, inumpisa na nila yung... Pac-Man niya, kaya niya. Yan din yun, nandun din. Yan ang magkakasabayan eh. Atari, Pac-Man. May mga games yun, yung Pac-Man. Si Pac-Man ng araw, ganyan lang. Tapos mapapalaman na sa atres eh. Pero makikita mong galing niya, ha? Dahil nga yung wala siyang formal education, yung top 5 ng company niya, yung top 5 corporate officers niya, puro mga ano yan, doctorate, masteras, Duke University, Boston University, bibigat, Stanford. Hindi mo may menos-menos yung mga, halimbawa, yung mga talent, mga igorot, or yung mga minority na sinasabi. Mangyan. Maaaring dyan sa mga yan, merong henyo dyan. Kaya lang, hindi natatap, hindi nabibigyan ng break. Kaya nga, miski sa mas mayaman ang ilalim ng dagat kesa sa ibabaw ng, mas malalim yan. Mas mayaman ang nasa ilalim na hindi natin nadidiscovery. Yung mga ganyan, gifted eh. Parang tanggusan ng araw. Iba talaga pag si Steve Jobs talagang gifted yan. Kasi walang formal education. And yet, yung legacy niya talaga, he turned na doon, yung information technology. World, ha? Mabigat. Parang si Brother Eli Soriano. Walang formal education yan. Pero makita mo na yung expertise niya sa Bible. Bible. Sinasagot lahat. 7 years na pala siya may cancer. Agad na. Akala ko 1 year lang yung... Siguro nung 1 year nag-lib siya. Wikipedia. Makalumala, no? On October 5, 2011, Jobs died in California at age 56, 7 years after being diagnosed with pancreatic cancer. Matagal din, ha? Matagal. Tumagal siya. Kaya nga merong tanong ngayon eh. Siguro would you want to be him? Galaw niya yun. Ngayon, ganito, and then die at the age of 56. Kasi when he co-founded the Apple, ano, di ba? Ang dami talagang galing, di ba? Ang daming gustong maging sila. Of course. Now, at the age of 56, malis. Bata pa. Would you want to be him? Maaaring materially, okay, pero baka hindi naman spiritually, ganun siya, kagaling. Di ba? Correct. Kanya-kanyang perception sa kanya. Ang tao, di ba? Kasi 56 is too young, di ba? Maraming mga nag-excel na ganyan. I'm older by 5 years pala sa kanya. Tingnan mo, chart. Nakita mo, at the age of ilan? 8 taon lang yata o 5 taon eh. Nagkukompose na mga matatinding. 5 years. Alan. Golden boy, ganun pala. Ako na. Senior. Oo ka. Kahapon sinabi ko, triple cities. Hindi nga ka na. Triple cities yung kasama na. Filipino, senior, at saka private.
Ito na yung pinag-uusapan natin kahapon about brillantes. Chairman, yes. Jimmy Camp slams comelec chief for bias. Yan. Oh, yung sinasabi niyang mga... Inunahan niya kasi, Karen, eh. Pero kasi mga bagay sa mundo na hindi kailangan sabihin. Pinipreempt niya yung sarili niya. Hindi maganda yun. Ito na nga, yung mga... Siyempre, yung mga medyo asar sa kanya, eh babanatan at babanatan siya. Inopen niya yung sarili niya, suntok ang abuti niya. Kaya kayo diba? Ng banner story na gano'n, ng Philippine Daily, ng Philippine Star, na dumidistansya na ang palasyo. Palas distance itself from Paul Prode Prude. Diba? Hindi na makikialam. Pero yun ang magaling na diskarte. Diba? Yung nga, doon sa place na... Makikialam ka, pero sasabihin mo, hindi. Yung nga, doon sa banner nga story ng Philippine Star, may press statement kahapon ng palasyo. Sabi, Malacanang is keeping its distance from pronouncement made by Commission on Election Chairman Sixto Brillantes that former President and now Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo and her husband, Attorney Jose Miguel Arroyo, might spend Christmas in jail if indicted for election sabotage. Malacanang is hands off on the matter because they are still appreciating and evaluating the evidence. So let's wait for that. We are also awaiting the results of their investigation. Right. Sabi ni Presidential Spokesman Edwin Lascelles. Okay. Very good. Kesa naman yung naunan yung statement na nanggaling sa Malacanang, by November, kulong. By November, kulong. Okay yun na siya. At magpapasko sa kulungan. At magpapasko sa kulungan. Yan ang mas matitindi, mas magaganda na mga salita. Kesa yung nandong kayo kagad sa gitna ng gera, may hawak kayong gulok at nagsisigaw kayo. Tapos wala pa ang kalaban, sumisigaw na kayo, napapatay nyo. Hindi maganda yun. You're learning this time. Congratulations. Hindi, hindi maganda yung ano eh. May mga ganyan. Kasi hindi bali sana kung si Chairman Brillantes lang ng COMELEC ang involved dyan sa investigation ng ano? Yes. Ng 2007 election. Kasi kasama, dahil independent ang COMELEC. No? Mm-hmm. So Malacanang would have a basis na i-distance ang sarili niya. But ang nangyayari kasi, joint probe yan eh, Karine. Joint eh. Ng DOJ. Department of Justice at saka ng COMELEC. So kung ano yung pronouncement ng COMELEC, tungkol doon sa investigation na yan, medyo maapektuhan yung Department of Justice. At ang Department of Justice is under the Executive Department. So parang ano yan, you are not, di ba? Parang may kasabihan dyan, Beth, di ba? Parang you are not getting your act together. Oo. Kasi may magsasabi. Ilang beses na nangyayari yan. Hindi nagsusuntukan. Nagsusuntukan ang indyan nyo. May sasabihin ng isang departmento, didinay ng palasyo. May sasabihin ng palasyo, hindi alam ng departmento. Ang mabigat dito kay Brillantes, chairman siya ng COMELEC. Yes. Hindi naman siya Secretary of Justice. No. Hindi naman siya prosecutor. That's correct. Di ba? Mm-hmm. Hindi siya prosecutor, hindi naman siya chairman ng Secretary of Justice. Tapos babanat ka ng ganyan. Sobrang pa. Not only that, yung COMELEC, kahit na chairman siya, chairman si Attorney Brillantes, collegial type yan. Collegial, it's a council type of a commission. Kaya so, lang. one member of the council does not speak for the council. A swallow doesn't represent the summer. That's correct. Ang sinasabi nga natin, baka mamaya may mga magsabi na mag-inhibit ka na dyan dahil... judgment ka na eh. Malamang yan. Ne, pero dapat talaga mag-inhibit siya, Karen, ipalagay ko lang. Kasi magaling din sa... Collegial procedure siya. Si Atty. Innocencio Ferrer. Ni EPJ dati. Election lawyer. EPJ. Sino ba si EPJ? Yun ang kalaban ng Gloria. At pinag-resign na siya nung abogado ngayon ni FG. Ni FG. Dating First Gentleman Mike Arroyo. Pinag-resign na siya because... Magaling yan, si Atty. Ferrer. Statement. Pangit yung ginawa ito si Brillantes. It was... Not brilliant, but indeed a very dull idea. Si Tony Ferrer, abogado ni First Gentleman. Opo. Kasi abogado ni Representative Arroyo, parang hindi ko na naririnig, kababayan ko. Si Lambino? Si Raul. Si Raul lang. Mukha na lang siya siya ng doktor ba yun? Nagtago na. Lumabas ka naman. Kung minsan magsusunog. Kaibigan namin ni Kuya Daniel yan eh. Minsan kasi susunugin mo sarili mo eh.
Kapapasok, kapapasok. Dagdal, dagdal, dagdal. Finally, wala nang naniniwala sa ito. Who's this guy? He's the guy who cried wolf. Correct. Wala nang naniniwala. So, wala ka ng credibility. Magaling, magaling naman talaga si Raul. Magaling. Kaso pinakailaman niya yung medical bulletin ba? Alam mo yun, magaling doktor, kagaya halimbawa ni Escudero. Nasanay na tayo. Si Escudero, si Tatus Masali o si Senator Chis. Masa kahit ano, dak-dak. Manganganay ang tao eh. Kaya kailangan... Ano, manganganay? Manganganay. Oo, manganganay ang tao. Panganay kasi, dami kasi panganay. Sanay na sanay ka na. Nagiging makes you very, very ordinary already. Mauuyang. Iba kum yung manganganay kum eh. Hindi ka nito. Tinitira. Ba't ko titirahin yan? Sabi mo, nangangalay. Sabi niya, akala mo nangangani. Ang dami kasing panganay. Wala. Karen eh. Hindi ako madudulas doon dahil I'm used to it already. Hindi mo nagagamitin eh. Sawa ka doon sa pagkang... Ayun naman, mga nga. Tsaka hindi kami nagtitira di Karen eh, ha? Iba tinitira niyan. Hindi ako. Manila Standard today kasi baka magkabukuhan pa dito. Aquino slump for Axing 2010 flood control projects. The opposition tore into President Benigno Aquino III on Thursday for canceling 1.9 billion pesos Japanese funded flood control projects in 2010 that could have reduced the typhoon damage suffered by Bulacan, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Pampanga, Pangasinan, and his own home province of Tarlac. But nasa pipeline na pala yan. 1.9 pala yun. Nandun na yan, naka-earmark na yan. Tapos ekinan sila. Oh, baka po. Well, 2010 kasi, wala pa. 2010. Tingnan natin yung basya nila ulit. Kasi... For the meantime kasi... Ibig sabihin, ang nag-umang nito, yung nakaraan... It's much easier to be critical than to be correct. Kontrata ng... Hindi natin alam ang circumstansya. It is correct. So, kung kayo dumidistansya sa ibang issues, dumidistansya rin tayo. Diba? Kung wala tayong investigasyon na ginagawa, we do not have any right to speak. Yep. Diba? Well said. Kaya tayo dyan. Ano pa ang... Susunod na headline. Ano pa ang susunod dyan? Walang susunod. Meron. Ano bang tawag doon sa meteor? Meteor. Meteor ba o meteor? Meteor. Bulalakaw. Sa Tagalog, bulalakaw. Sa Pangasinan, bulalakaw. Shooting star. Shooting star ba? Shooting star ang bulalakaw. Meteor. Tingnan natin. Meteor. Ang meteor sa Tagalog is ano? 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 In Tagalog. Anong tawag? Ako bulalakaw. Meteor. Meteor. Wait lang. Manila Times. May na. Tagalog. Ano? Meteor. Man is polygamous by meteor. Nature. 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 Hindi nga, Manila Times. By nature yun. And the star. Ito pong balita natin sa the Manila Times. 3.9 billion pesos. ARMM fund missing. Where is the money? It looks like the 3.9 billion pesos fund for the autonomous region in Muslim Mindanao. ARMM has gone missing after Malacanang said on Thursday that it had no idea if the fund exists. The palace also denied that President Benigno Aquino III stopped the release of the money so he could give it as a welcome gift to the officer in charge of the Muslim Autonomous Region once that person is installed. As far as Malacanang is concerned, there is no such order given by the president, Malacanang spokesman Edwin Lasherda said. Nauna na naman yung balita kahapon. Walang katotohanan. Walang katotohanan. Ni Abad. Nauna yung balita kahapon na binipigilan yung pera ni Pinoy. Kasi yun nga ang bibigay niya kung ma-appoint na niya kung sino yung mag-iuupo niya sa ARMM. Kung hindi nila pinipigilan. Wala naman pala yung pera. Na-release ba? Ay, itong gasit. Yun nga yung dinukosyon ng Malacanang yun. Wala raw naman sila sinasabi na gano'n. Wala raw yung pera. Atan yung pera.
Oh. Ay, yung meteor pala, batong himpapawid. Himpapawid. Ay, meteor. Mo, pati ang himpapawid, ang supplier na ng shabu. Bato pala yun. Bato. Bato balani. Doon pala nag-umpisa yun. Yung si Thomas, ha, pinag... hinihinga ng... From space. Parang nakakainitan nila as if they want to, you know, yank out. Yank him out. Hmm. Go home, Yankee. Diba? You Yankee Doodle Dandy. But they may not know what they're doing. Oo, baka mamaya naman, eh, mag-exceed kayo, ha? Baka sumobra kayo kay Thomas. Yung hindi pala meron talaga siyang basyan. Posible maging sarsa ng inyong mga pinagsasabi kay Thomas. Mamaya, biglang ipagwagwagan nito talaga kung ano yung mga bases. Eh, magulat pa kayo. Masampal kasi sinabi kayo. Niya, yung statement din. Sarili ninyong bahay, hindi nyo alam. Pilikmatan nyo, hindi nyo nabibilang. Tingin pa kayo, nagbibilang pa kayo ng bituin. Yung kulangot nyo, hindi nyo maamoy. Nangangamoy pa kayo ng paanang may paa kung may bagting o tibak. Hanip kayo. Yung statement kasi ni Ambassador Thomas, hango yan sa ano, doon sa State Department Human Rights Annual Report. So hindi sa DOJ. Hindi sa ano, statistics. Ikaw, kayo ba'y naniniwala na mas magaling ang mga investigador ng Amerika kesa sa mga investigador nyo? Uro, sabi niyo, uro, di ba? Ako hindi. Magaling lang yung mga equipments and facilities nila. Pero in terms of kasi sila magaling. Dito, alam na alam ng mga Pilipino kung anong nangyayari. Kaya lang ayaw nilang i-bulgar. Pero pinatago nila. Siyempre, Pilipino ka, kapwa mo Pilipino. Dito, iwawalisin mo sa ilalim ng kama mo. Napakapangit. Tama, eh, ang evidence, I cannot disagree. And I cannot abnegate for a fact itong si Thomas because I see it. I see the things happening around me. Oo. Diba? My sight doesn't end on the tips of my nose. Kaya lang, they are state in denial. Sabi nga, state of denial. Yes. Denial, okay. Pero sabi nila, Sherda, ano to, more than curious than offended. Parang pakita mo muna yung basis mo. Saan ang galing? Curious kami, hindi kami na-off. Ay, hindi pa nila alam hanggang ngayon. Hindi nila alam sa nila alam. Basis? Kasi may mga lumalabas na. Kayo maraming alam. Hindi naman taga-rito, sabihin, ano? Basta kami inosente kami dyan, Karen, ha? Sabihin mo, hindi ka naman taga-rito. Grabe. Mali yun. Hindi ba maraming ang nahuhuli na mga... Hindi ko mo hindi taga-rito. Kita mo nga si Catherine the Great, German, pinatakbo ang Rusya. Diba, very true, maraming mga nahuhuli na maliit na kwarto lang, merong internet, merong babae na nagsa-cyber sex. Tapos nagbabayad through ano lang, bank, yung kanilang kausap wherever. Mm-hmm. Hindi naman nangangahulugan ako mo taga rito ka, alam mo ang nangyayari. This Jean Baptiste Bernadotte. Francia. Ni-request na general yan ni ano, General ni Napoleon. Ni-request na maging hari ng Switzerland. Naging hari ng Norway. Kung hindi ako nagkakamali. Pinatakbo niya. At nung mag-address siya, nag-salita siya, sabi pinagtawanan siya nung una dahil pinilit niyang gamitin ang lingwahe na hindi niya naiintindihan. Pero hindi nga niya naiintindihan, mas napatakbo niya ng maganda. Because itong mga pangyayaring ito, kaya nga sinasabi natin madalas, kino-quote natin, si Quezon, I'd rather see a government run like hell by Filipinos than like heaven by foreigners. Yeah. Manuel L. Quezon. Otherwise, yung laban ng ano ng nationalist at saka ng mga ano ng mga liberal. Kasi ang gusto ng liberal maging one of the states na tayo ng U.S. Pero ang mga nationalista, ayaw. Si Manuel L. Quezon. Kung ba naniniwala na yung mga pinanganak na bago mag-independensya ng 46 na sinasabi, dapat ay mga American citizens. Talaga? Commonwealth. During the time. Pinatakbo tayo, subject to study ng mga Amerikano. Before the 1935 yan. Hindi ba? Kasi 35, ano na tayo? Kasi 1946 kasama pa. Oo. Kaya lang hindi mo maipursue yung issue dahil ayaw naman talaga ng kanu sa atin. Tayo lang nagigigit-git eh.
Dapat una tayo sa ano eh, di ba? Sa Hawaii. Sa, so, mas nauna. So, yung Puerto Rico ngayon, eh, parang state na rin ng Amerika. Sayang. Pero tayo ayaw. Tayo yung kasama sa Bataan. Tayo yung kasama kung saan-saan. Pagkatapos ng gera, ang tinulungan, Japan. Of paano nga ang ating national identity? Alam na alam ang bentahan dito nung Europa. Kung paano yung mga generalis natin dito, nagbebenta ng kalayaan. Ba't nung araw? Hanggang ngayon. Kaya ako kabado rin sa economic provisions na yan eh. Cha-cha. Kabado ako dyan sa cha-cha na yan. Baka mawalan tayo ng chicha. Ano pa ang pag-uusapan natin nasa dyaryo? Pwede rin tayo mag-usap nang wala sa dyaryo, ha? Siyempre. Abangan niyo yung radyo. Dyaryo, radyo. Baligtaran. Aalingaw-ngaw ang radyo ng UNTV. Malapit na. Malapit na. Mga susunod na araw. Ayan. Yung tamang radyo ito, ha? Bakit? May malik radyo pa? May mga radyo-radyoan na. Radyo-radyoan na eh. Diba? Ang tunay na radyo. Nagra-radyo-radyohan. Yung paman two-way. Sinibing aabangan dyan nga rin eh. Aba, ang aabangan nyo, ito ang magiging radyo. Ayokong ano, dahil may sa ano mga programs? Meron pa eh. Merong, may plano na si Kuya dyan eh. Alam na niya. Surprise. Surprise. Huwag daw mo. Ano ay? Ah, ano? Huwag muna. Huwag daw muna yung mature. Huwag muna. Batong, ano? Batong himpapawid. Ang kidlat, lightning. Kulog. Pero ito, para bang kinakailangan dalawa pa. Hindi exact. Walang exact. Hindi exacto. Di ba? Kumbaga, merong buntala. Bulalakaw. Ano yung buntala? Ayan, makikita natin. Buntala. Anong buntala? Buntala. Buntalala. Pero yung bulalakaw, pag nakakita ka daw, mag-wish ka. Pero bulalakaw. Ayun, star. Oo, yan yung mga kasabihan eh. O kaya magbuhol ka ng panyo. Pag naibuhol mo, bago mahulog na tuluyan. Bago hindi mo makita. Mainiwala na. Ito yung gagawin ko, dadayahin ko na. Nakaganun na. Sige. Lupo ako loko ka isang ganito lang dyan. Yari ka na. Marami kasi tayong mga paniniwala noon na papahiin. Pag tinignan mong maigi, pinag-aralan mo ay ayan, buntala. Planeta, kometa. Planeta, kometa. Ano ang kometa? Ito ang ginagamit niyong tinatawag na balikuran. Bakit kinakailangan ang palikuran? Comet. Nasa likod. Meron na ba kayong nakita ang building o bahay na kubeta ang nasa sala? Wala. Meron. Kaya nga palikuran. Tsaka malikod. Bakit yung mall dyan merong sarap CR mo. Sarap? Mall may CR sarap kagad. Ang ganda ng design mo, no? Nakaharang din. Actually, hindi no? Naman nakadikit. Pero hindi nakadikit. Pinakaharap niya. Oo. Pero parang hindi ba isa lang yung shooting star tsaka meteor? Kasi yung ito yung shooting star, a visual meteor, appearing as a temporary streak of light in the night sky. Yun yung meaning ng bulalakaw. Bulalakaw din. Pwede. Pwede. Kaya lang pagka sinabi, kung minsan eh, umuulan ng meteor eh. Meteor shower. Oo. At ito'y pabagsak. Pero pagka sinabi meteoric, ano? Para bang ang bilis mo. Para nag-orbit. Di ba? Meteoric ng, rise. So, mabilis. Ano mo, di ba? Mabilis. Ang bilis ng meteoric asenso mo. Meteoric rise. Oo, oh, meteoric. Diba? Pero itong meteor ay pababa. Actually, yun ang tingin natin. Pero sa orbit yan eh. Hirap. Ang tingin natin, bumabagsak yan because of low gravity. Pero hindi naman bumabagsak sa ano natin. Atmosphere natin yan eh. Pero hindi, bumabagsak. Ito, babagsak nga eh. Ano daw yan? Saka yung merong meteor na bumagsak sa Amerika na pagkalaki-laki. Oo. Na nakapagwag yung intindihin. Binabawi na. Ayoko na sa mga lalaking nakapink. Ayaw mo na, good luck. Kanina gusto mo. Ay, mag-ubad na ako. I changed my mind. Baka mapagselosan pa ako. Ayan o. Very fast or brilliant. Characterized by great speed or brilliant. Or relating to meteors. Great speed.
Sila Aristotle, sila Plato, sila Socrates. Yung tatlo niya, no? Yung mga... The Greek philosophers. Ang kagaling mo, Greek philosophers, alam nila pati yung... Diba? Sila Galileo. Galileo. Mahirap yung astronomy, ha? Iba ang utak. Sabi ni Aristotle, ni Socrates, eh, an unexamined life is not worth living. An unexamined life is not worth living. Ibig sabihin, you keep questioning, you keep asking, bakit ganito? Philosophy is love of wisdom. Philosophy is love of wisdom. Pagka ikaw, so ayaw mo, you are kailangan magtanong ka palagi. Tanong ka ng tanong. Investigation. Search. Ang mabigat naman, tanong ka nga ng tanong, pero hindi mo naman tinatandaan ang sagot. Ayun. Yan ang problema. Tanong ka ng tanong, hindi mo natatandaan ang sagot. Paano naman karoon na yung curiosity kills a cat? Eh, kung minsan, ang ganun ang curious masyado. Hindi mo alam, panghuli pala ng dagayon. Ikaw ngayon nakatapak nun. Ikaw na yung huli. Tawa ng tawa sa'yo si Jerry. Tom and Jerry. Tawa ng Jerry. Kinabahan ko. Ang tao nalilibang sa hayop. Pagka tinitignan ng hayop. At kagaya nga ni Isopo, di ba? Ang mga pabula Isopo. Ni Isopo. Isopo. Fable. Di ba? Na Isopagus. Pagka in-associate mo ang tao. Kumisang kasi ang tao, palagi nang na-associate sa. Pagka walang yaka ka, magnanakaw ka ng pork barrel, buhaya. Pagka, kumisang sinasabi, pagbabalik ng lawin, intayin nyo pagbabalik ng lawin. But basically, lawin is a predator. Ibig mo sabihin, ilagot ng mga sisiw. Pakainin. Kaya sa politika, yung sasabihin, abangan ng pagbabalik ng lawin. Pagbabalik ni Agila. Ito ba naniniwala na yung mga hayop na ganito kalalaki natatangay pa ng lawin? Kaya pagka dumarating ang lawin, Agila, nagtatago ang mga biik. Agila sa lawin, isa lang. Mga biik, mga tanda, nagtatago dahil kayang-kayang bibiliktin yung talo nila. Pati biik, nakatago naman talaga yung biik. Haboy. Hindi, yung biik na... Ano yan? Pagka pinuprotektahan ng mga magulang. Kaya ba ng lawin si Porgy? Hindi na yung biik. Hindi. Ang mabigat yung pagbabalik ng agila sa Maynila. Pagbabalik ng agila. May malis bang agila sa Maynila? Sino ba ang sinasabi mo? Sa kuko. Sa mga kuko ng agila. Kuko ng agila. Agila ba siya? Naaalala ko dyan, Sierra. Sierra, agila na. Oo. Magbabalik mula nang ipanganak ito sa Mary Johnston Hospital sa pusod ng Tondo. Siya ba gano? Siya ba ang agila doon sa ni PG doon sa agila ng araw? Siya ang araw eh. Siya PG ang agila. Ngayon, sa mga kuko ng agila, yan naman yung tungkol sa military bases. Ano? Na isa si Erap sa nanguna para mawala dito ang mga base militar. Kaya nawala rin siya. Siguro, sabayan mo ka rin eh pagbabalik niya noon, hirap sa Manila. Huwag na po. Kaya nawala rin. First district. Ako number one na ayaw. Ayaw na ba? Hindi, may campaign manager na eh. Ako ayaw. Ayaw. Wala ka naman magagod. Hindi mo magkatundo eh. Mabubunto ko lang. Magkatundo ka lang. Good morning, kuya. Good na, good na. Kapag nandito ka, ang mundo'y sumasaya. Good morning, kuya.
parang nagsasagwan lang, ano? Sabotage. Child harassment. Sabotage. Mga tayo mga ano. Alaga. Mga pogi. Magkaka-age bracket lang kami. Mga magaganda naman dito sa Marikon. May maganda pa rin nung isa. Oh! Mm-hmm. May maganda pa rin. May pogi rin dito. Ang gaganda natin lalo. Hey, Sumi, lalo rin tayo. Sa tabi mo. Lalo-lalo na yung thank you for my face. Yeah. No. Tona, Daisy, Lim, Kalita, hindi mo yung anak ninyo. Asan yung anak ninyo? Napakaganda. Ayun ka naman niya. Ang tangkad. Ang tangkad. Pati ang kutis niya, flawless. Of course. Ano sa mami? Oo. Pinak ko mag-galing sorry po. Bakit yung anak mo babae, ayaw ka mukha yung daddy nila? Siyempre. Gusto mo bang magmukhang lalaki? ito ba naman ang daddy mo? Dragon Boat Team. Bakit ba Dragon Boat? Congratulations. Bakit Dragon? Bakit dragon? Paliwanag yan. Paliwanag mo, Mimi. Bakit hindi lion? Anybody. Bakit dragon? Anybody. O kahit sino sa inyo. Kahit sino. Tugwa po rito. Ayan, yan. Paliwanag mo. Paliwanag mo. Bakit dragon? Bakit dragon? Si OG na lang. Captain na. Sige. Team captain. Ayan, yan. Sige. Dito kasi pinagayon. Paolo. Okay, oh. Sumalakas ang dragon. Dragon Boat Team ng Lasal. Di Lasal kami. Bakit dragon? Hindi kasi pig. Why dragon? Hindi kasi pig. Sa pagkakaalam ko po, yung dragon po, isa po siyang parang sacred po sa mga Chinese. Sa Chinese. Emperor. Dragon Boat Festival. Maraming mga mito or myth na nagtatampok pa kahit sa Norse mythology. Meron eh, ang dragon ay, pero nga ang Year of the Dragon pa. Yeah, I'm Year of the Dragon. Eh, kampiyon kayo, no? Yes. Karmelita. Anong sinalihan nyo? Ha? Sa 500 meters, ano po, first po kami. Champion sila. Opo. Tapos sa 3K event, ano po, fourth overall. So, yung overall po, second. Overall second. Ilan ang nag-compete? Out of 20 teams. 20 teams? Mm-hmm. Ano, iba-ibang country? O dito lang? Kayo ang naging representative ng Pilipinas? Shanghai sila. Ah, okay. Karine, meron kasi sila Shanghai, binabanggit na parang naharangan sila ng ano, may nangyari na... Ano ba yung nangyari? Ikwento nyo ngayon. Ano yung pangalan muna kaya bago mag-ito? Good. G. Umpisa mo muna. Ngayon, papakilala ka muna. Hi, I'm G. G? Tipid. Tagi ah. Mimi. 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 Mimi Soldo. Mimi. Mimi Soldo. Si Lady ano apelyido naman? Mimi Abisamis. Mimi Abisamis. Abisamis. Ikaw? Giselle Manahan po. Manahan. Mikaela Kamitan. Mikaela. Tip Captain. Paolo Gallardo po. Oh, ang ganda po. IJ Keep It po. Oh. Leonard Malana po. Kailangan malalaki yung boss niya. Carl. Carl Ngo. Red Malubay. Ang lalaki ng boss. Malubay. Ano? Kirk. Kirk. Magkapatid mo sila? Kapatid, ha? Kambal ba? Twins pala yan. Ano mo pa rin, ikaw, si Red. Peter Geronimo and? Jikai Laborte. Jikai. Jikai. Ano nang talaga mo ang pangalan niya? Com Soriano. Porky! Yeah! May hirap yun. Ang kwento na ba kayo? Kwento kayo. Sinali. Saan ito nagyari? Sa Shanghai? May scholarship kayo sa laban? Wala po. Meron bang binigay sa inyong subsidy naman? O? After winning financial support? Na-provide po ng funding yung school po. Then for training po, they provide facilities. Gobyerno?
Wala. Yung PH na may tax exemption po kami. At least pala, kahit pa. Pero Karen, gusto ko matanong sa kanila, may technique ba? Kasi di ba team yan eh. 16 pala silang nag-compete. Eh di ba dapat pareho talaga yung sagwan nyo? Dahil kung if not, meron kasi guideline. Gusto tambol. Ang tawag sa tambol. Drummer. Sino nagtatambol sa inyo? Yan ang timing. Ay, ito, babae! So sa kanya nakasalanan. Tambolera pala. Bakit siya? Pagka bibilisan, bibilisan mo rin ng... Tagwan? Ano ba yung naging problema nyo na sinasabi? Sinasabi ni Leia. Kasi po, nung ano na po yun eh, patapos na actually yung 3,000 meters na rounding race. Mga last 500 meters. And then, kasi kaya po siya rounding race din. So, mga nangyayari, mag-overtake ka kung medyo mabagal na yun nasa unahan mo. So, eh, medyo yung mga nauna sa amin bumabagal na or medyo nagkakatamaan na yung boats. Kasi parang may dalawang boat na nagsabitan with each other. So, yung isa parang nag-turn pa gano'n. Eh, nandito kami kasi mag-overtake dapat sa outer lane. Tapos bigla silang nandyan sa harap namin. So, nasagasaan po namin sila. So, nagbabanggaan din talaga sa... Parang po tayong nasa kalsada. And then, tapos, lumubog po yung boat nila. Nila? Ano ito yung Singapore? Singapore. Ano, nakadimanda kayo lang. Hindi nangyari yung gano'ng aksidente. Posibleng kayo pa yung nauna. Number one. Malaki po talaga yung chance na kami po yung nag-first. Ganyan mo na yan, no? Ito po yung... Ano, gusto niyong demanda natin yung mga yat? Kasi yung mga natin. Sila may kasalan. Rematch daw. meron pa ba kayo sa susunod na mga kwan? Nasasalihan na competition? Opo. Next week po, pupunta po kami sa may Kamsur po. Kamsur? Okay. Gobernador. Yung baka may sukat yan, pare-parehas ng sukat. Yung boat? Oo. Pati timbang ba yan, pare-parehas. Yung bangga. Ilan ang sagwan ng isang dragon boat? Pag standard boat po, 20 paddlers. Tapos, 20? Opo, 10 pairs po. Tapos pag small boat po, 5 pairs lang po, 10 paddlers. Pero ano sa ginagamit na materials? Fiberglass ba o talagang wooden? Pati yung sagwan? Yung sa sagwan po, kami po, gamit namin is wooden paddles. Pero meron pong mga carbon fiber na paddles po na mas magaan. Magkano isang bangka lumalabas? Mas maganda yung mas magaan. Para bibili ah. Mga 500,000 po. 500,000? Wow. Ano, nag-cheap in kayo? Hindi po. Nag-rent po kami ng... hinihirap. Ganun? Ang yung sa inyo, kasi meron babae at saka lalaki. Sa competition ninyo, kasali yung mga babae. Yung strength nila, ganun din? Pareho o iba? As much as possible po, pinapantay po namin lahat para maganda po yung... Yung sa kanila naman, meron din mga babae? Yung sa ibang competition din po. Ah, ganun? May mga sports na ginagamitan ng lakas, ano? Opo. May mga sport na hindi naman lakas, kundi swing lang. Kagaya nung laro nung iba dyan na swingling. Dito ba kailangan eh, powerful ka, kinakailangan you have to, you know, do your daily dozen, mag-exercise ka rin. Ano ba ito, coordination or more on strength. Power? Kasi po, yung dragon boat po kasi team sport siya. So, kunwari po, malaki po katawan nyo, makakatulong po siya. Pero kung inisip nyo na kayo lang po magdadala ng bangka, mahirap po yun. Kasi kailangan po talaga team effort. Kasi kailangan po sabay-sabay yung stroke nyo. Kung mawala po yung isa, maepekto po lahat. So, kung kailangan, nag-jet-gel kayo. Pero mahalaga yung hindi na po ilagay yung tambol. At dapat payat sila kasi ulo mo magbangka. Di ba dapat? Ito ba qualified? Karine! Di ba meron yung ano, yung isang dragon boat team din, yung PNP naman, yung nanalo. Ano, sino ba mas mataas na level sa kanila? Yung... Matatanda na yun eh. Mga military. Mga senior yun. Pero sumasali rin sa open. Yung iba ba mga universities meron din mga dragon boat teams or? Ang meron po ngayon, meron po pa ata yung UP. Pero before po, apat po kaming schools na nagko-compete. UP, San Beda po, pati USC. Ateneo, hindi nyo na nakakalaban dyan. Basketball.
Paano nag-compete kayong apat na school sa may Dragon Boat team, tapos yung nanalong pinadala sa Shanghai? Ah, hindi po. Before po, a few years ago po, may apat pong university teams. Kami po yun. Pero after a while po, nawala po yung iba. Ito, this is a game that is native to China. Meron ba mga particular na, in the nomenclature nito, Chinese terms? Anong tawag nila sa bangka? Basa ano? Sa paddle. Secret. Mike. Ano? Yung tawag niya sa Chinese sa China is long chow. Ibig sabihin, dragon boat, literally. Pero long chow? Long chow. Pero in their country, parang some are born to paddle na. Parang meron kami nakita doon na 6 years old, 7 years old. Naka-ano na. Parang tinitrain na as national athlete. So, ganun sila ka... Ano, kadedikado. Oo. Stricto. Saan na next competition yun? International? International yun. Mga ibang bansa. Si Micaela. Pari dito ang host, ano? Ano preparation nyo? Pagsalitay naman natin. Micaela. Ano height mo? 5'8 lang? 5'8 lang. Ang liit? Ang liit-liit mo naman, oh. Pag may 3 inches ba ito, 5'11 ako. Ano pang beauty contest ito? Sabi ko nga eh, forget ang ganda ng kutis ay. Wow. Matomboy na naman. Ano pa naman nila? Ano first dito si Micaela? Tech po, tsaka advertising. Advertising, no? Psycho, porque ganda mo. Kanta itong dalawa, no? Let me love you, Carolina. Yan naman, Micaela. Yung Melinda, kalala mo si Angelo. Nawala siya. Okay, teka. Pasalamatan natin. Huwag na silang umalis dito na lang. Bale, anong team niyo pala? Anong team niyo? Dragon Boat Team, LaSalle College, gano'n? De La Salle University, Dragon Boat Team. De La Salle University. Okay. At syempre, Karine. Para lumaka sila. Pag nag-ensayo sila, hindi nawawala ang kumain at mag-ulam ng adobo. Pero magiging masarap yan. Ano, ano, dali. Ano? Kasi lumalaban yung mga yung rubber boot. Yung rubber boot eh. Hindi ba yan sa rescue? Tumutulong ng mga climate change. Kasi yung mga senior, ano sila eh, lumalaban sila sa mga hindi climate change. Hindi pang rescue ito. Ito rubber boot. Tita nyo. Ano gusto nyo sa parang? Hindi lang sila pang sports, pang ano pa. Pang rescue. Rescue pa. Magandang hihimpla ko. Kaya marami. No money ko. Okay. Ayan, Karine, tuloy na ang Carp Chuan Chow. Maraming salamat po para sa masarap na toyo at patis. At syempre sa Marcy Blue, Purified Drinking Water, specialist sa Munoz Brands, Porky, Morong Star Beach Resort, and Taylor by Abe Fundan. Magbibigay na lang plus one niya. Samantala, are you searching for quality and affordable cleaning products? Garin Enterprises is what you are looking for. You may contact 0923-433-6170. At para sa pinturang hindi masakit sa ilong, mag-Davis BioFresh, virtually odorless, kaya mabait sa ilong, Davis Paint Reinvented. Salamat din po sa mga taga-Lipa at Santo Tomas, Batangas para sa napakasarap na brewed coffee everyday. At advance happy birthday kay Gilas. Si Boy Gilas ang ating cameraman. Wow. Sunday. Happy birthday, Boy Gilas! Okay. Birthday, Roland Unson. Happy birthday, Roland Unson. Happy birthday, Roland Unson. We would like to thank our sponsors. First is Quicksilver and Roxy. Thank you, Sir Dino and Miss Roxy Barrios. We would like to thank also Mad Kahuna, Splash Corporation, Group, Derm Gym, and I think Everton. Gatorade. I'd like to thank Doc Francis Decanchon, Ace Culture. For everybody. At syempre, sa akin, Doctor. Eh, Doctor, we have come to the best way. At syempre, sa tao na mag-pisa San Fernando Valley, California,
kay Hamsel ng Happy Boys Team Manny Pacquiao. Oh, Doc Joel Mendez, Dr. Eileen De La Rosa ng Mendez Medical Group, at syempre sa aming napaka-gorgeous na dermatologist, si Dr. Daisy Lim Cavitan ng DermTem. Thank you for my face! Thank you po, Dr. Daisy Lim. Happy birthday, Ina. Happy birthday, Ina. Oh, Jimmy Reyes ng Kamay Kainan and Eddie. So, advance happy birthday, Karen. Karen! Okay. Ano? Doc Francis, Dr. Lovelia, thank you. Okay. Oh, yung mga taga, ano, ha? Jimmy Reyes. Jimmy Reyes. Ediso. Oh, okay. Mga taga, Jerry Chua, Texpad Philippine members, pagbibigay ng relief goods sa bukas. Handa kayo mga taga-Tarlac. Thank you, Reyera. Mamaya pala, police and other matters. Yes. Okay, Cluster B, ready. Salamat si Louie at Lats Gamboa. Si Plika, si Romina, si Gabi, si Pakoy. Cluster C. Al Santa Maria ng Kalokan at si Ochit Romanillo. Advance happy birthday nga pala kay MJ Daria, yung pamangkin ko. Yung mga taga-officer ng Tuktukan dyan sa Taguig, happy viewing mamaya sa Bible Exposition. Daddy Roger Ruga, Ricky Ramos, Lucas, Yana, and Lazarus, Janet. Hi. Benjamin. Motorpol. Morning. Motorpol. Pagilas, binabati namin si Patricia Villanueva. From Patricia Villanueva. Mula po naman dito sa ating pondahan, bahagi ng ating Good Morning, Kuya. Didiretso ko tayo. We'll get it straight from, of course, Kuya Daniel Razon with Senator Chufisto Gengona III. Bawal ang pikong! Bye, guys!